Hello guys, what's up, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So nandito ako ngayon ulit sa Taurus Bike Shop para sa isang bike check, bike comparison video. Ayan. So kung naghahanap ka ng bike worth 15,000, yun lang ang budget mo. No more, no less. Hanggang doon na lang talaga, wala ka nang maidadagdag. Ayan. So tamang-tama sa'yo ang video na to. Ayan. Ang ipagko-compare natin ngayon, ang right corner, in the right corner, ayan, Pinewood Challenger, and in the left corner ang Colt Odyssey. Ayan, so titingnan natin ano ba ang kinalamangan nito dito or ano ang kinalamangan nito dito. Ayan, so wala na tayong intro guys, simulan natin itong bike comparison video. So ayan guys, yung dalawang bike na isa side comparison natin, pagbabakbakin natin yung dalawa na yan. So titingnan natin dito kung ano rin ang ating mapipili. Pero ako nagsasabi sa inyo guys, napakahirap pumili dyan. So comment na lang kayo dyan guys. Comment na lang kayo sa baba kung ano ang pipiliin nyo dito after natin na ma-compare sa isa't isa. Ayan, so Pinewood Challenger at Colt Odyssey 27.5. So parehas itong nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, sisimulan natin siyempre yung frame muna, i-compare natin yung frame. So ito 29er, ito 27.5. Pareha siya na medium guys, pareha siya na medium. Pero ang naibahan nito guys, kung makikita mo, ito basic yung geometry niya. Talagang normal na normal yung itsura ng kanyang frame. Pero dito, meron lang siya dito itong maliit na triangle na to. Ayun. So panalo agad 1 point si Pinewood. Ayan. Pero hindi naman magpapahuli si Colt kasi naka smooth welding yan dito. Oh, kita mo naman, smooth welding. Pero si Pinewood Challenger, maraming uod ng pagkaka-welding. So all one na yan. Ayan, 'di ba? All one. Tapos naman parehas naman siyang tapered, guys. Ayan, tapered si Pinewood at tapered din si Colt. So parehas 2-2 na tayo. Ayan, napakahirap pumili nito guys. Punta tayo sa suspension fork. Ang suspension fork niya dito ay uding. Ayan, alloy. Tapos dito sa kabila ay alloy bakal. So lamang si Pinewood. So 3-2. So 3 points na tayo kay Pinewood, 2 points tayo kay Colt. Ayan, punta tayo ngayon sa hubs. Ang hubs ni Pinewood ay Sheng Fu. Ayan, si Sheng Fu. At dito ngayon kay Colt Odyssey ay Novatec. Ayan, so panalo ngayon si Colt. So all 3 na kagad ang score natin. Punta naman tayo guys ngayon sa crankset niya. Ayan, dito tayo kay Pinewood. Kay Pinewood, nakatubay. Nakatubay, alloy ang crank arm, bakal ang chainring. Samantalang dito kay Colt ay naka 1x, square tapered, alloy ang crank arm, bakal ang chainring. So square tapered, tapos hollow tech, 2x, tapos 1x. Ayan, so ang puntos na ibibigay ko ay para kay Pinewood kasi hollow tech na yan, tapos naka 2x pa. So ang score natin 4-3. Ayan, so basketball lang, ano, lamang na agad dito. At dito tayo ngayon sa kanyang seat post. Ang seat post ni Colt ay straight alloy. Ayan, ganda nito guys. Tapos dito naman may setback siya, alloy. Ayan, so parehas alloy. So parehas natin yung bibigyan ng punto. So tie yan. So ang score natin 5-4. Ang upuan niya ngayon guys, ayan, itong upuan niya matigas, medyo mahaba ng konti lang. Konti lang naman, tapos flat to. At itong Pinewood ay ganun din. Ito mahaba yung pine kay Pinewood, tapos may hiwa dito. Ayan, so parehas lang din siya. So parehas lang tayo na yan. So 6-5 tayo, lamang pa rin si Pinewood ng isa. Ngayon, tingnan naman natin ang kanyang RD. Ayan, so sa RD niya, dito kay Colt, naka Diore. Ayan, Diore. Tapos si Pinewood naka Altus. Ayan, panalo kagad si Colt. Pagdating naman sa gulong guys, dito kay Colt naka 2.20, 27.5 nagawa ni Kenda. Ayan, oh.
At dito naman kay Pinewood guys, naka skin wall ba to or gum wall na 29 by 2.10. So dito sa dalawa na to guys, bibigyan ko ng puntos si Colt at si Pinewood, parehas kasing maganda oh. Pagdating naman sa kanyang cable routing guys, ibibigay ko ang puntos kay Colt. Ayan, kasi naka internal cabling yung preno at yung RD niya. Samantalan dito kay Pinewood guys, dalawa lang yung naka-internal at isa ang external. So makikita nyo guys, yung kable ng preno sa likod ay nasa labas. Dumaan siya sa ilalim ng down tube papunta sa ilalim ng chainstay. Hindi magpapatalo talaga ang Pinewood dahil yan ay naka-Shimano MT200. Dikita nyo naman, no? Talaga naman lalaban at lalaban si Pinewood MT200. Samantalang si Colt naman guys, hindi na masama dahil naka-Tektro yan, no? So kung wala akong Shimano MT200, sa Tektro ako. So ang puntos guys ay ibibigay natin kay Pinewood. Yung pedal naman guys, dito kay Pinewood, syempre naka-alloy pedal na yan guys. So at dito naman kay Colt, naka-plastic pa lang siya. So ang puntos ay syempre kay Pinewood ulit. Bawi naman si Colt pagdating sa cogs kasi naka 11 by 42 teeth yan, 10 speed. O kita nyo naman. Samantalang si Pinewood ay naka 11 to 40 na 9 speed. Napakatindi ng bakbakan ng ating dalawang mountain bike guys. So napakahirap pumili kung alin ba dito ang ating bibilin kung may budget tayo na 15,000 pesos. Puntos naman para kay Pinewood kasi naka 2x siya, meron siyang shifter or meron siyang FD na 2x. Siyempre gawa yan ng Shimano Altus. Sa handlebar naman guys, dito kay Colt, bakal ang handlebar na low rise at may back sweep. Panalo naman ang handlebar dito kay Pinewood kasi alloy ang kanyang handlebar pero straight lang siya. Kaya puntos kay Pinewood. Pagdating sa stem guys, ang Colt ay naka negative positive na made of alloy. Samantalang sa Pinewood ay naka negative lang made of alloy din. Parehas lang na naka 160mm na rotor ang Colt at Pinewood. Pero sa Pinewood guys, may tatak siya na Tektro. So yan guys, ang ating bike comparison ng dalawang bike dito sa Taurus Bike Shop. So guys, 15,000 pesos lang yan, yung dalawa na yan. So ang hirap pumili, di ba guys? So mukhang pasasakitin ko pa ulo ninyo. So, imbis na nakapili na kayo, parang gumulo pa isip ninyo. You know? Yan. So pinagbakbak natin yung dalawa ngayon, itong Pinewood Challenger saka Colt Odyssey na 27.5 saka 29. So pa-comment na lang guys sa baba kung ano ang pipiliin nyo. Ayan. So ako parang ang hirap talaga guys eh. Ang hirap pumili. Ayan. So tulungan nyo ako. Comment na kayo sa baba para malaman natin kung ano ba ang pipiliin natin dito. Ayan guys. So ilalagay ko na lang guys sa description yung Facebook link, contact number at Google Map. Siyempre ng Taurus Bike Shop. At huwag kalimutan pindutin ng like. Siyempre share nyo na rin ang ating video para makita siyempre ng iba pang naghahanap ng mountain bike. Road to 5,000 na tayo. Ayan guys, oh di ba? Don't forget to click the subscribe button. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Babush!